Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Which means, sa'yo mapupunta ang majority ng kayamanan ni Tanda. Narito na nga ang ating pagkaabangan ngayong Martes sa Abot Kamay na Pangarap. Nagkakagulatan na nga dito sa sinabi ni Eric na buhay nga itong anak ni Giselle at ito na nga si Justin. At dahil dito, gusto naman na makabawi ni Giselle dito kay Justin. Kaya nag-set up ito ng lunchtime upang makasama sana itong kanyang anak. Subalit, ang sumipot nga ng pagkikita sana nilang dalawa ay itong si Eric na dating ex-boyfriend dito ni Giselle na siya naman ang ama dito ni Justin. At tinanong ni Giselle itong si Eric na kung bakit siya ang naparito na saan daw itong kanyang anak. At ang sagot naman dito ni Eric sa kanya ay ayaw daw makipagkita o makipag-usap ni Justin dito sa kanyang ina na si Giselle. Dahil galit pa rin dito ang kanyang anak dahil sa ginawa nito ni Giselle na pinaampon at ipinamigay. Samantala, gusto naman na malaman ni Giselle kung paano nangyari iyon. At dito naman na ikinukwento dito ni Eric sa kanya kung paano natuntun ni Don Pepe dito sa US itong si Eric at itong apo nito na si Justin. At dahil dito, nagpagawa pala agad ng DNA test itong si Don Pepe noon upang papatunayan na apo niya nga talaga itong si Justin. At nagiging positive naman ang nagiging resulta. At dito nga naniyakap ni Justin ang kanyang lolo. At pinakiusapan ni Don Pepe noon itong si Justin na sana mapatawad daw niya itong kanyang ina na si Giselle. At ang tanging sabi naman ni Justin sa kanyang lolo, kung ipipilit niya ay baka pati siya ay kakalimutan na rin ni Justin. Samantala, hindi pa rin tumitigil itong si Giselle hanggang hindi niya makakausap itong kanyang anak at makabawi siya rito. At dahil dito, nagpakita naman itong si Justin dito sa kanyang ama na si Eric at sinabi na Pasko naman ay may gusto siyang ibigay nito itong hair clip na ibinigay noon pala sa kanya ni Giselle at nagpapanggap na siya nga araw ang kanyang tita Giselle. At dito naman na siguraduhin daw ni Justin na masasaktan itong si Giselle kapag ibinabalik niya itong clip ng buhok nito. At dito nga na dumating itong si Justin habang kasama ni Giselle itong si Annalyn na nagla-lunch at hinihintay ang pagdating ni Justin. At nang yakapin sana ito ni Giselle ay pinigilan naman siya dito ni Justin at ibigay lamang at ipinamukha ni Justin itong hair clip na ibinigay noon dito nga ni Giselle at hanggang sa umiyak na naman ito. Samantala, nakakarating na rin dito kina Moira at Zoe ang tungkol sa anak ni Giselle na buhay pa nga ito. At kampante naman ang sinabi ni Moira sa kanyang anak na si Zoe na sigurado daw sila na hindi ito nakilala ni Don Pepe. At hindi naman siguro ito pamamanahan daw. At dagdag pa ni Moira sa kanyang anak na sigurado daw siya na kay Zoe daw ipapamana ang majority ng kayamanan dito ni Tanda na ngayon nga ay talagang hindi pa ito nagkamalay at conscious pa rin ang kalagayan ngayon ni Don Pepe. At wala naman silang kaalam-alam na palaban nga itong si Justin at hindi siya makakapayag na hindi sa kanya mapupunta ang kayamanan ng kanyang lolo at lalong-lalo na sa kanyang ina na si Giselle. Lalo pat siya ang unang apo at siya dapat ang tagapagmana ng Apex Hospital. Kaya magkakaroon na naman ang kahati at magiging mainit ang labanan dito kay na Justin at Zoe. Dahil hindi nga magpapatalo itong si Justin dito kay na Moira at Zoe. Lalo pat alam ni Justin ang tunay na ugali ni Zoe na kung papaano ito umasta bilang anak ni RJ, subalit ay hindi nga siya ang tunay na anak dito. Kaya yan po ang ating pagkatutukan sa bagong yugto ng Abot Kamay na Pangarap dahil mas marami pa tayong aabangan tungkol dito sa mag-ina na si Giselle at Justin. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong pakikinig at panonood. Bye-bye!